testimony. Let us hear from our faculty member, Ms. Rose Tigla. Good morning to everyone. Ako po si Rose Tiglao, tugong San Fernando, Pampanga. Bali, 59 years old na ako. In 2 months time, magiging senior na ako. Ata po ba? Itama po ba ako? Kasi meron ako sasabihin mamaya bakit ganito na yung katawan ko ngayon. Dati po kasi kung ganun kataba, 105 kilos. Ngayon, 80 na lang nata at saka ako babaka. Diba? Ang aking pong testimony, walang mga binabasa, kundi galing lang sa sarili kong puso kasi genuine. Hindi siya ginawa-gawa lang. So, nagiging po, in April 2022, pero before that, meron na po ako nakakapang buhol sa left breast ko. Tapos, hindi ko lang pinapansin, dahilan na ayaw kong malaman kung ano yun o kung ano yung magiging resulta ng pag magpa-test ka o gano'n. Pero, naglakas loob po akong magsabi sa doktor na meron akong nakakapang buhol dito. So, sabi niya, magpa-ultrasound ka. Madalit sabi, nagpa-ultrasound ako. At hindi niya nagustuhan yung result, pina-opera. Sabi niya, operahan kita bukas. Hindi na po ako nagdalawang isip kasi family friend namin yon. So, pagka after 12 days, na-diagnose po ng cancer. Itong early stage pa lang po. Pero, syempre, kahit sino man pong nasa sitwasyon na gano'n, hindi natin masabi kung ano ang mararamdaman natin. Napilit sinasabi ng mga kaibigan, pamilya, lakasan mo loob mo, magpakatatag ka, pero hindi, parang kung naiinsulto ka lang kasi, alam mo na may sakit ka na ng gano'n eh, paano mo pa lakasan sa loob mo? So, after ilang, ano na naman po, nagpa-test na naman, nagpa-lab test ulit, yun, lumabas po yung result talaga na positive yung cancer sa left ko. Tapos nag-post po ako sa Facebook. Nabasa po ni Ma'am Esterita kasi batchmates ko po siya sa Jose Hebel Santos High School. Tumawag po siya agad sa akin at sabi niya, sis, itry mo itong Emohim. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ko rin alam kung ano. Tapos magkano ba yan? Yung tinanong ko, 4,003 ba yan? Mahal. Sige, sabi ko, bigyan mo lang ako ng kalahati. Kasi sinintroduce niya, kalahati muna. Pero nahiya po ako sa kanya, nakikita kami sa isang lugar, kalahati lang ako kumin ko. May pambili naman ako. Pero nag-aalangan lang ako. So, sabi niya, kailangan inumin yan yung empty stomach. Di po ako nag-alusal, mga 9:30 na kami nagkita. Tapos, pagkakuha ko ng Emohim, binuksan ko na agad, nilagot ko na. Tapos sabi ko, uwi na ako, kasama ko yung anak ko. Sabi niya, ni, pakatatag ka lang. Palagi niya po sinasabi nila sa akin kasi lagi na lang ako nagmumok sa isang sulo. Dahil, siyempre, alam mo na na may cancer ka, di ba? Hindi, pagkainom ko po ng Emohim, sabi ko, bakit? Sabi ko, dapat umandar ka, kung hindi na kita inumin. Tapos, pagkagabi, sabi niya, makakatulog ka dyan. Sabi niya, inom pa ako ng isa. Nakatulog naman po ako. Tapos tinuloy-tuloy ko po yun. After mga 1 week, napansin ko, hindi na po ako masyadong stress. Parang natatanggap ko na meron akong sakit. Kailangan lang po talaga na in reality, tanggapin mo yung katotohanan na meron kang sakit. Otherwise, napakahirap pong i-deal sa araw-araw na pamumuhay na may sakit yung hindi mo matanggap. Nung tinanggap ko po yun, naging magaan. Dahil nandiyan na po si Ma'am Esterita. Siguro alam niya na may pamilya ko. Pinsala na ako sa Omega, Red Diesel, huli na yun. Vitamin C, probiotics, tapos yung ginseng, tapos
Sabi ko, parang gusto ko yung bumanda. Ano ni? Pero maganda na po ako, di ba? Yung nalaman ko po, nagko-collagen siya. Bumili din ako. Pero madalang ko lang po siyang inumin kasi masyado po siyang mahal. Iwan mo pong samasamahin mo po yun hanggang sa sahod na ano na po. Pag samasamahin mo po yun, malaki po talaga yung monthly ko. Tapos iniinom pa po akong hormonal therapy. Di po kasi ako nagpakimo. Dahil nung inintroduce po ako sa onco, sabi ng oncologist sa akin, okay, I'll see you on Monday for chemo. Agad-agad? Hindi mo man nabasa yung mga result ko. Tapos sabi niya, I will remove your left breast kasi bakit yung lungs mo lang ang tinanggal. Sabi ko, Doc, di ka naman may suso ko. Ang ganda-ganda na suso ko, parang matatanggalin ito. Sabi ko gano'n. Tapos sabi po niya, hindi, makita tayo sa Monday, chemo na agad. Chemo na agad? Di na po ako pumalik. Kasi nangihinayang ako sa suso ko. Maganda pa talaga siya, wala naman siyang damage. Bakit na tatanggalin? Ang alam ko po tinatanggal yung tumutulong na siya. From April, May, June, July, August, September, October, November. 7 months na po akong nagtitake ng lahat ng atomic product. Kaya ganyan po ako. Ngayon, yung mga result po ng aking mga lab test, maganda po sila. Kapapakita niyo po kay Ma'am Lynn, yung result ko na sa tumor marker, di ba? Nasa normal range na po ako. Wow. 18 na lang. Iba from 0 to 30, nasa 18 ako. Ano ma? Thank you kay Ma'am Catherine kasi di man kami nag-uusap ng directly, dumadaan pa kay Ma'am Estelita. Tapos screenshot lang papadala sa akin. Thank you for supporting me. And don't worry, I will sell all the products. Magtatrabal po ako ng Jensen bukas, magdadala ko ng products. At may binabara po kami ni Mama Esterita na magtayo ng ano po ni Center. Aja, aja, aja.